Mataray talaga. Bakit? Hindi ako mataray. Sabi niya, mataray din tingin ko sa kanya. So yan, mataray na naman ako. Ito na naman. Maldita daw ako. So yan, first impression niya daw sa akin is nakaka-intimidate daw. Unang kita ko sa'yo, naisip ko na medyo mataray ka kasi parang pag tumingin ka, nalilisik yung mata mo. Oh my gosh. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video guys, it's going to be reading assumptions about me video. So itong mga ito is matagal ko na siyang na ipon and ngayon ko pa lang siya i-film kasi naging busy ako these past few days and siguro in some other time, pag okay na ako, i-share ko sa inyo yung mga ganap ko sa life. Pero ngayon is hindi pa, so eto muna now, ganyan. So yeah, let's start. So first assumption is galing kay Marjorie Cadente. So ang sabi niya is mahinhin sis at saka tahimik. So yung mahinhin, siguro noon, noong mga elementary days pa ako, mahinhin ako. Pero ngayon hindi na. And yun, sobrang ligaligo na kasi ngayon na natuto na akong maging ulul minsan. Pero yun, tsaka tahimik. So yung tahimik, hindi din siya totoo. Kasi maingay ako sa totoong buhay. Kung magiging kaibigan niyo ako, or magkikita tayo in person, sobrang kalug ako, sobrang maingay ako and all. So, yun. Mukha lang talaga akong tahimik. Siyempre, pag wala naman ako makausap sa'yo, tahimik ka talaga. Yan. Next is si Jasmine Radan. Sabi niya, parang maldita. Parang maldita. Parang maldita talaga ako. Maraming na-intimidate sa itsura ko. Maraming nagsasabi na, ang taray ng mukha mo, nakakatakot kang i-approach. Sobrang taray mo and all, ganyan-ganyan. So, ayun yung mga narinig kong assumption ngayon. Nakalish na ako kasi nagtanungan din kami neto lately. So, yun. Next is si Joanna. Si Joanna Cadente. So, sabi niya, to be honest, mataray. Ayun, natatarayan talaga sila sa akin. So, kung nakipansin niyo, pare-parehas lang yung assumption nila sa akin. Pero, yun, mataray talaga. Bakit? Hindi ako mataray. So, yeah. Next is kay Leslie Lamoste. Galing kay Leslie Lamoste, sabi niya, mukhang mataray. O, diba? Ano naman? Ulit-ulit. O, sige na ako na mataray. Hindi mataray daw ako. Ewan ko ba? Siguro ano, may times, ganun, may times mataray ako. Para mabilis umingit yung ulo ko, mabilis ako mairita, at itsona ng bayan, ganyan. Pero ano, yung taray ko, parang minsan, joke lang, ganun, tinatarayan ko sila, ganun. Pero sa huli, parang nilalambing-lambing ko, ganyan. Nagiging sweet ako sa kanila, ganun. Tapos, yan, sabi niya, competitive. Yes guys, competitive ako, lumaki ako sa environment na gano'n, na parang kailangan ko maging competitive para hindi ako mag-compare. Kailangan ko maging competitive para hindi ako ikumpara sa iba. Para kung ano man yung na-achieve ng iba, is na-achieve ko rin. And at the same time, parang ayoko rin na, kasi ayoko ng feeling na kinu-compare. Kaya kung maanggat maaari, nagiging competitive talaga ako. Kung kailangan. So, yan. Sabi niya rin is backstabber. So, may times, lahat naman tayo backstabber, aminin niya yan. O sa ayaw niya sa hindi, diba? Lahat naman tayo dumaan sa pagiging backstabber, lalo na yung mga high school days, ganyan. Usong-uso yan, diba, dati. So, aminado naman ako. So, yun. So, next is galing kay Neil Kahiwat. Sabi niya, attitude na nakakainis. Alam mo yun, may attitude kasi na parang G lang kasi mukhang makakasabayan mo. Siya kasi parang hindi ganun. Pero nung huli naman, solid din. Daming memories na nabuo. So, eto si Neil guys, sobrang bait na itong tao, promise. Hindi niya siya kilala, pero sobrang bait niya, swear. So, ayan. Si Neil, maraming times ko din siya nakabanding. And, ayun. Sabi niya nga, attitude na nakakainis daw. So, siguro, kapag hindi ko kasi close yung tao, medyo may ugali talaga ako na
hindi ka nais-nais kapag lalo pag ayaw ko sa tao, gano'n. May mga tao kasi na ayaw natin, di ba? Pero ano, may mga kaibigan na din ako na nung una ayaw ko sa kanila, pero sila din yung naging kaibigan ko sa huli. So, ayun lang, sobrang cool lang ng gano'n. Pero yun, sobrang solid kasama ni Hill. So, yan. Next is si Alyanna Unyas. Si Alyanna Unyas. Classmate ko siya from high school. Classmate ko siya nung high school. So, yan. Sabi niya, tahimik. So, naging close kami ni Alyanna kasi kala niya siguro tahimik ako. Pero hindi, may ngayak. Hindi. So, si Alyanna, sobrang bait niyan. Sobrang generous niyan tao, guys. So, sabi niya, tahimik daw ako. Hindi yun totoo. Siguro noon. Kaya ako ba siya naging classmate? Around grade 7, naging classmate ko siya. Pero hindi talaga ako tahimik, guys. Swear. So, next is si Alondra. Sabi niya, mukhang mataray. Nakala mo laging moody. So, ganun. Ganun ata yung mukha ko. Hindi ko kasi syempre nakikita pag naglalakad. Pag naglalakad, syempre, fierce talaga tayo lagi. Di ba? Parang mukha talaga tayo laging mataray. Lahat naman siguro ng tao. Except na lang pag makakasalubong mo is kilala mo, ngingitian mo. Pero pag hindi, parang yung fierce lang ng look mo lagi, ganun. So, yun. Next is galing kay Anna Makapolo. So, yan. Sabi niya, mabait, friendly, and hoping na keep your feet on the ground always. Yun lang. So, si Anna, guys, sobrang bait na ito. Swear. Ayun. Mabait, true. Friendly, true. And, yun, of course, habang tumatagal ako dito sa career ko sa YouTube, syempre, yan, nakakip lang naman lagi yung feet ko sa ground, so, wala pa naman akong maipapagmayabang or maipuprove sa tao na na-achieve ko sa gantong stage, so, kaya, humble lang tayo lagi, guys. Yun lang yung lagi natin tatandaan. So, next is si Keisha Traya. So, yan. Sabi niya, mataray yung tingin ko sa kanya. So, yun, mataray na naman. Ito na naman tayo. Mataray daw ako. Oh my gosh. Siguro. Siguro talaga. Feeling talaga nila mataray ako, no? So, yan. Si Jewel. Next is si Jewel. Ito si Jewel. Sobrang solid nito, guys. Siya yung natulong sa akin kapag may mga problems ako, ganyan. And all. And sobrang kasundo ko to sa lahat ng bagay. Almost sa lahat ng bagay. So, sabi niya, maldita daw ako. Kasi dati, nung kailan ba yun? Grade 7, nag-away kami nito dahil I don't know. Basta, parang minamalditahan ko daw siya ganyan. Bully daw ako sa kanya dati talaga. So, yan. Hindi po ako maldita, no? So, yan. Next is si Judy. So, si Judy Ann Kasuko. Classmate ko siya last year. Yung first year. So, yan. Honestly, yung first impression ko sa'yo ay intimidating yet friendly. If you're close enough to know each other, yung ma-approach ka lang if ever na mag-i-initiate ng conversation. So, yan. First impression na daw sa akin is nakaka-intimidate daw. Diba? Sabi ko sa inyo, nakaka-intimidate daw ako. Ganyan. And for me, hindi. Kasi parang lang akong tanga dati, actually. Parang lang akong tanga. Hindi ko alam kung bakit sila intimidate sa akin. So, yan. Friendly, totoo. Totoo na friendly ako. Lahat ng makikita ko or lahat ng nakasabay ko sa mga enrollment, sa mga pila ng kung ano-ano sa school namin is nagiging kaibigan ko. Nagiging kaibigan ko talaga sila. So, ganun ako ka-powerful dati, no? So, sino to? Next is si Jonah. So, galing to kay Jonah Marganias, guys. So, yan. Unang kita ko sa'yo, naisip ko na medyo mataray ka kasi parang pag tumingin ka, nalilisik yung mata mo. Oh my gosh. Hindi. Bakit gano'n? Siguro, parang pag, syempre diba pag bigla tayong tumingin, tapos parang gumawa tayo, parang ihirapan natin yung tao, diba? Pero hindi. Naging close kami ni John na sa huli. Promise, naging close talaga kami ng sobra-sobra na ito. Ayan. Pero, nung nakilala kita, mataray ka nga talaga, but in the other way na super duper funny. Sabi ko sa inyo, kasi yung taray ko minsan, ginagawa ko siya
na parang joke nga lang, dinojoke ko lang sila na tinatryan ko sila, nag-attitude ako sa kanila, pero at the end of the day, hindi talaga. So, yun. Basta legit, napakasaya pagkasama kita, yung tipong tayo lang, maingay sa jeep habang nalaman ng iniyaw na saging. Yan, shout out ko daw siya. So, shout out sa Jonah, no? Super miss na kita, and I hope na sana okay ka lang always. So, tapos, next is si Baby Ruth. So, si Baby Ruth, kasama ko siya sa banda namin. And, childhood best friend ko siya, guys. So, ever since nung grade 2, magkaibigan kami na ito. And, hanggang ngayon, guys, siya pa rin yung go-to friend ko. So, yan. Sabi niya, mataray at hindi friendly daw. Ayun, ewan ko. Mukhang batang yagit lang ako dati. Hindi ko alam kung bakit natatarayan siya sa akin. Next is si Angge. So, si Angge, tawag kasi namin sa kanya Bibay, pero yun. Sabi niya, akala ko talaga sobrang sungit mo. Hindi talaga ako masungit. Akala daw talaga nila. So, sobrang dami talagang nagsabi. Halos lahat tong college peers ko ngayon, ayun yung sinasabi nila. Akala ko masungit ka, akala ko ganito ka, akala ko ganyan ka. Bitch, no. Ayan. Next is si Angelique Green Simon. So, si Simon is the K-drama tropa. So, yan. Dami namin usapan tungkol sa K-drama, ganyan. Sobrang galing kasi ng talent nito, guys, kung makikilala mo siya. Kaya niyan tumapos ng K-drama in just one day. So, yan. First impression, madaldal, non-stop ang bibig. Kaya nung first dating pula ako na bigla mo akong kinausap, wala tuloy oras na hindi ako na-bored nung araw na yon. O, diba? Sabi ko sa inyo, ito talaga ang impression niya, talaga, totoong-totoo. Kasi sobrang daldal ko talaga, guys. Minsan hindi ko matiis, kahit may prof, kahit may kung sino-sinong teacher, or may mga, kung kahit nasaan kami, nasa karinderya, nasa labas, nasa non-stop talaga dahil. O, diba? So, yon. Next is galing kay Grace Ramos. So, yan. First impression ko, mukha kang mabait pero mataray. Kala ko nga nun mananapak ka eh. Era, oh! Pero, yun. Tas mabait. Char. Pero friendly ka pala, tas mabait. Yung tipong sinasabayan mo, trip ng kaibigan mo, tapos tahimik mo, tignan sis. Tapos yun, naging close kita, ganyan, miss you daw. So, miss you din, sis, Grace. Nakakamiss to si Grace, guys. Sobrang kulit na ito, promise. Kalug talaga to. So, yung mukha kang mabait pero mataray. Maybe? Char, hindi ko alam dito kung bakit mga sinasabi nilang mataray kung hindi nga ako mataray. So, yan. Next is si Hannah Grace, paalam, no? So, yan, sabi niya, ikaw yung tipo na hindi pumapayag matulog hanggang hindi pa natatapos lahat ng gagawin, like schoolworks. Ito, guys, totoo to, kasi pag nag-chat sila sa akin, ganyan, yan, natapos ka na, yan, naganto ka na, nagawa pa rin ako noon, guys, so, talaga ako natutulog hanggang hindi ko natatapos, lalo na nung face-to-face class, kasi ayoko nung natatambakan ako ng gagawin. Pero ngayon, G lang, walang kabo. Hindi, pero ngayon, ayoko lang talaga dati nang natatambakan ako ng gagawin. Tsaka kunwari, sinimulan ko yung isang bagay, ayoko na hindi ko siya matatapos within that day. So, yun. Totoo tong assumption niya sa akin. And then, next is si Joan Gatan. So, yan. Sabi niya, mabait, masipag, matalino, tsaka friendly. Mabait, check. Masipag, check. Matalino. Hindi masyado. Hindi ko makonsider yung sarili ko na matalino. Kasi ang matalino is, kahit di mag-aral, nakakasagot. Ako hindi. Kailangan ko talagang pupukon yung sarili ko. Kailangan talagang sapilit ang pag-aaral. Talagang gagawin, day. Para talaga, day, gumana, day. O, diba? Tsaka friendly. Yun, totoo talaga yun na friendly, no? So, yun. Next is si Rochelle Basso. So, sabi niya, mabait na tahimik. Yung mala don'tness with her. Ayan, ang datingan. Nakala ko rin mahihiyain ka, pero enjoy ka kasama real talk. O, yun. Sabi niya, mabait na tahimik. O, diba? Mabait na tahimik. Mukha lang.
ewan, may mga iba na nakakita na, may mga iba na merong first impression sa akin na mabait daw ako at tahimik, pero di ko sure sis. Mabait naman ako kung mabait ka sa akin, pero kung ginagawa ko at the first place, gago din ako, no? Mas gago ako sa'yo, kumbaga ganun. So may ganun akong pag-uugali, no? So yun na yung last, guys, no? So I hope, guys, enjoy nyo tong pagbabasa ko ng mga assumptions ng mga friends ko sa akin. So that's all for this video, guys. I hope you like it, and if you did, please give it a big thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Bye!